Senator Joel and then Senator De La Rosa. Very quickly, Madam Chair. General, kanina, binanggit po ninyo, no, yung sa debriefing, hindi nyo mga kaya kamong ilabas in public. Ito po ba is the same information na ibinigay sa inyo ni Mary Ann Maslog that led you after knowing na wala pala siyang matutulong dun sa pag-aresto at dalawang beses pa siyang nagpunta ng Indonesia, eh dinala niyo po siya dun sa custodial center doon sa Krame. Pareho po ba itong information na ito? Merong nagkapareho, sir. Meron din pong hindi. Okay, ano yung nagkakapareho? Sir, as I have said, yung mga information kahit general lang, kahit general lang, kasi it would give us an idea na hindi kayo talaga masyadong nagoyo to the bones. Hmm. Kasi hindi ho namin hindi namin kayang liripin. Uy, Tagalog ako, taga-Bulacan po ako. Hindi namin kayang liripin na at hindi namin kayang arukin yung inyong intelligence na dalawang beses o yung once nga lang eh na papapasukin niyo sa doon, sasamahan niyo pa siya. Ang lakas ng loob niyo na gawin 'yon kasi there must be something. So it's very irregular eh. So we wanted to find out what it is. What made you believe na this fugitive will actually be an asset or will actually help your cause, Your Honor, Mr. General? Yes, Your Honor, please. As much as I want to reveal to you everything, Your Honors. All right, General. If I may interject, sige. Kung ganun pa rin po ang magiging sagot natin. And before I call Senator De La Rosa, akala ko nga mas marami pa tayong matututunan at this point kay Ms. Maslog kaysa kay General. Mas konti pa pala because the single piece of information written here, hindi marami, hindi konti, ay iisa lamang. It's the single word or name na file doon. File doon, yun lang. Yun lang. Anong ibig sabihin ng file doon, Ms. Maslog? Ms. Maslog. Tinatanong na rin ng aking mga colleagues, yun ba yung dating DOC? File doon po. Hindi ko po siya kilala. File doon lang po. Bakit nyo sinulat kung hindi mo siya kilala? Hindi ko po siya kilala. Nabasa ko po yan. Okay. Saan nyo nabasa? Actually po. Can I talk to my lawyer for a second, Your Honor? I'm just asking. You've been consulting your lawyer a while ago. Since we were not asking you questions. Kanina ka pa nakikipag-usap sa abogado mo eh. So why did you write this word, this name, file doon? Anong ibig sabihin? I think po, isa lang po yan sa mga names. Okay. Po. And, Your Honor, I'm sorry po. I don't think I have the right po. Kasi hindi po ako sure. No, it's not a matter of it's true or not. Gaya ng sinabi ko kanina, yung komite magtitimbang yan. Ang tanong lamang ay anong sinabi? Ano yung sinabi? Your Honor, I can't. I'm sorry. Why not? Why can't you? Those are names po that not validated. And I'm not, you are not sure. Sabi mo nga, they are not validated. Hindi mo naman trabaho ang validation. Tulad ng hindi mo trabaho no na kasama sa operation ng pag-aresto kay Guo Huapi. Yes, Your Honor. I know that, Your Honor. But these people, Your Honor, are in position. Why are you crying, Ms. Maslow? Hindi po ako. Your Honor, I can't. Kasi wala po sa authority, Your Honor. Madam Chair. Senator De La Rosa. Na, sabi mo kayo na, nabasa mo lang yan. Yung file doon, nabasa mo lang. Saan mo nabasa? Doon po sa communication nga po. Anong communication? Between yung certain ALG po. Certain ALG? Okay. So meaning Alice Go?
I will not, hindi ko po alam. Basta ALG po ang nakasulat. Hindi mo kaya nabasa yung pangalan na yan doon sa prepared affidavit na gusto mong papirmahan kay Alice ko? Your Honor, ha? Wala po akong papipirmahan kay Alice, Your Honor. Kang magsinungaling. I have iwan information. Alam ko. Kaya sabihin mo na kung sino yung nag-utos sa yung taga Malacañang na papirmahan yung affidavit na yan. Twice ka pumunta doon kay Alice Go para kumbinsihin siya. Sino yung sa Malacañang nag-utos sa'yo? Your Honor, I did not convince Alice po to sign any document po. You are a liar. Ha? You are a liar. Eh, expected naman yan eh. Naisahan mo nga ang gobyerno 20, how many years ago? Mr. Chair? 30 years. Naisahan mo na nga yung gobyerno noon pa? Ngayon pa? Marian? Yes, SP Pro Tempore. Natatakot ka ba sa buhay mo pagka dinivulge mo yung mga pangalan? Eh, namatay ka na dati. Di ba? Natatakot ka ba sa buhay mo? Ha? At dinivulge mo yung pangalan? Namatay ka na dati. Oh. Ano? Come on, please divulge all the names that you know. Sige na. And we're if waiting. I may, SP Pro Tempore, starting with the word, the name file doon, sa anong konteksto nyo narinig yung pangalan niya? Actually po, I think si file doon was in Bamban. Mm-hmm. I think he lived in Bamban. Mm-hmm. And apparently po, Mr. Faildon and I think his wife also, nandoon po sila sa Bamban. Mm-hmm. And ito po, this information actually, in fairness din po, na-mention din po sa amin, sa akin, ni Miss Alex. Okay. They were invited to go to Davao. Mm-hmm. Madam Motorcycle. Chair, SP Pro Tempore. I see Alice Go in disbelief. Yeah, Madam Chair, so could we ask yes, as SP Pro Tempore is indicating and the majority leader has asked. Yes. Aside from official response, verbal response. Is it true? Did you mention the name of Faildon? Madam Chair, ganun po yun. Mayroon pong isang picture po with the former president po and me. Nag-group po na circulating before. Yan po yung kinukwento po. Yan yung isa rin po na pagkwentuhan po namin. Mm-hmm. That's my first time po nakita ko po ang former president. Doon sa group picture na yan, na circulating, that was the first time po na nakita ko po siya. Doon naman po siya, na-mention po ni Miss, ni Ma'am kanina. Maslog. Maslog. Kanina naman po, na regarding po kay Mr. Nick Faildon naman po. Mm, Mr. So Nick Faildon naman ito. Po talaga, nasa Bamban. Meron po siyang goat farm po sa Bamban. Goat farm? Yes po, goat farm. So kayo, may babuyan, siya naman, kambingan. Wala naman po kami any transaction, pero may goat farm lang po. May goat farm lang po siya sa Bamban. Okay. Yan lang po. Madam Chair. Okay. Senator De La Rosa. Yeah. Can I confirm to from Alice Go? Yung tanong ko kanina, meron akong iwan information na natanggap about that affidavit na dala-dala ni Maslog. Meron akong information. Confirm or deny lang from you. Hindi kita pinupirsang sagutin. You can ask the advice of your lawyer. Pero, tinatanong ko lang para mabigyan ng katuturan itong lahat ng sinasabi. Madam Chair, doon sa question po sa akin ni Sen Bato po, I remain silent po. At meron pa po akong kadagdagan po na answer po pala doon sa na-mention po ni Ma'am Maslog kanina na invitation ng Davao. I just want to clarify, wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala pong kilala. At yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon, July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. Doon sa group picture po, I think and I believe po, na-circulate naman po talaga siya. Kumalat po siya sa social media. Pero that was my first time po na nakita ko po siya. Hindi po, si former president po. Ah, okay.